Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City. Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasamang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Muling tataas ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo matapos ang huling oil price hike nitong Martes, August 23. 1 peso and 30 centavos hanggang 1 peso and 60 centavos o higit piso kada litro ang sa gasolina at 5 pesos and 40 centavos hanggang 5 pesos and 70 centavos ang posibleng dagdag sa presyo kada litro ng diesel. Ayon kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, tumatanggi ang Russia na mag-supply nito sa Europa. Dagdag pa niya, giyera sa Ukraine at pagtaas ng demand sa Amerika at Europa ang ilang dahilan kaya nagtataas ang presyo ng produktong petrolyo. Kadalasang nag-aanunsyo ng taas presyo ang mga kumpanya ng langis sa araw ng Lunes at ipatutupad kinabukasan Martes. Bumaba ang global cases ng monkeypox ng hanggang 21%. Ito ang iniulat ng World Health Organization base sa buwan ng monitoring nila at pagbabantay sa posibleng outbreak sa Europe. Sa datos ng WHO, nasa 45,000 cases ang naitala sa 78 bansa nang una itong ma-detect noong Abril. May naitala naman ng 5,907 na bagong kaso kasama ang Iran at Indonesia. Nakarating sa Department of Health na posibleng maghigpit ng regulasyon sa seaports ang Negros Occidental upang masigurong nasusunod ang health screening ng mga pasahero mula sa Iloilo. Saad ng DOH, hindi nito narerekomenda ang lockdown at wala pang dahilan para higpitan ng protocols kasunod ng mga naitalang kaso ng monkeypox sa bansa. Ayon sa DOH, binabantayan at sumama sa ilalim sa strict quarantine ng mga kumpirmadong kaso nito at patuloy na isinasagawa ang mga hakbang upang mapigilan ang paglaganap ng sakit. Iniimbestigahan pa ng DOH ang posibilidad ng local transmission ng monkeypox sa bansa. Sumuko ang babaeng medic ng New People's Army sa Sultan Kudarat. Kinilala ni Joint Task Force Central Commander Major General Roy Galido ang mga sumuko na isang alias Lynn o Ren, isang platoon medic ng Platoon Madrid, West Daguma Front, Sub-Regional Committee Daguma sa ilalim ng Far South Mindanao Region ng NPA. Ang dalawa pang kasama nito ay sina alias Doc at alias CJ na isang political guy. Isinuko rin ng mga ito ang dalawang M16A1 rifles. Para sa Kidlat News Update, Renzelinon, nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.